Excuse me po. Sir, speech na. Sir, tabi na lang tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Long time no see. Kasama ko po si Governor Remulla ng Cavite. Kasama ko po si Congressman Advincula. Kasama ko po si Congressman Tolentino ng 7th District of Cavite. Si Mayor Agnes Tolentino ng Tagaytay. Ang mother ko po, si Mrs. Elena Tolentino. Sa labas po, kasama ko si Mayor Oka Malapitan ng Caloocan City. Kasama po ang buong City Council ng Caloocan. Lahat po ng incumbent councilors ng Caloocan nasa labas. Kasama ko po si Mayor Edwin Olivares, nasa labas din po. At si Mayor Erap, hindi lang po nakadaan dahil magpa-file siya ngayon ng Certificate of Candidacy sa Oroseros. Magandang Congressman Ferrer ng Cavite ay naririto rin po. At nag-file po ako ng Certificate of Candidacy bilang independyente. Subalit, siguro po sa inyong pagsasaliksik, kabilang po siguro ako sa ilang nag-file ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador na naka-attach yung resume. Naka-attach po yung resume ko sa Certificate of Candidacy. Mamaya po, bibigyan kayo ng kopya, tiki-tikisa. At naka-attach din po yung aking legislative program of government. So, siguro po, dapat kung merong kaunting research, mabibilang po natin, modesty aside, kung sino po yung nag-attach ng Certificate of Candidacy with a legislative platform of government, and I'd like to enumerate some. I stand for the improvement of local government units and establishment of regional clusters of increased economic benefits at the grassroots level. Nadaanan ko po yan. Nag-mayor po ako ng Tagaytay for 3 consecutive terms. Nakita ko po lahat ang urbanization problems ng Metro Manila frontline. Hindi po theory, frontline. So sinusulong ko po yung increased allocation ng internal revenue allotment based on performance para sa mga LGUs at pagkikreate po ng isang Philippine Urban Development Commission that will work closely with LGUs to promote the concept of planned cities that will prevent the problems experienced in Metro Manila from happening elsewhere. Kasama po dito yung Metro Davao, Metro Cebu, Metro Cagayan de Oro, Metro Bacolod at marami pang iba. I stand for disaster preparedness and speedy rehabilitation for greater resiliency in the face of climate change. Ang pinag-uusapan lang po natin sa napakatagal na panahon, NDRIMC, yung DRIMC, risk reduction. Ang sinusulong ko po ngayon, disaster recovery and rehabilitation. Tatama po ang bagyo. Nakakatakot po, tumama ang lindol. Subalit, ang hinihiling ko po ay magtayo ng isang Community Rehabilitation Recovery Trust Fund for LGUs. Nang sa ganun po, mabilis makabangon kung tatamaan pa tayo ng Yolanda at marami pang iba. Lalong-lalo na kung tatama po yung 7.2 sa Metro Manila. I stand for the protection of our natural environment and the integrity of the ecology so that future generations of Filipinos can live sustainably. Ang aking po doctorate degree, International Environmental Law. Modesty aside, palagay ko po, makakatulong po ako sa debate ng environmental law. I stand for a healthy citizenry who are the real wealth of our nation who will bring prosperity to our country. Sinusulong ko po magkaroon ng sariling health cards ang ating mga estudyante from grade school to college. I stand for the greater participation and empowerment of women in the labor force to unleash their full potential for economic development. Marami pa hong iba, binanggit ko lang po yung naka-attach sa aking certificate of candidacy. Ulitin ko po, I'm running as an independent. I'm running as an independent and I hope to get the support of the Filipino people. Maraming salamat po.
Medyo may... Medyo maingay na, Katrina. May tanong ka? Tapos na yun eh. I already issued an apology. On bended knees and with all humility, I even asked that I be delisted from the Liberal Party senatorial slate. I even asked that I be considered resigned effective immediately. Tapos na siguro yan. We move forward. I'd like to talk on substance. I'd like to talk on problems of urbanization. I'd like to talk on how we can upgrade, improve the local government code. I'd like to talk about public international law and how it will affect issues concerning Spratlys and the West Philippine Sea. I'd like to talk about that. I think so. When I resigned, the president issued a statement expressing gratitude and full support, and I also expressed my gratitude likewise. Siguro tama na yon dahil may parating na.